Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nagbabalik ko tayo dito kay Pinas News Insider upang magbigay ng komento at reaksyon. Samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang Dio Manoy balitang DOJ Secretary Buying Rimulya. Tila pumanig na Dio Mano kay dating Senator Laila Dilima. Ito'y ayon sa ating mga kababayan dahil sa pagka-absuelto nito sa isa niyang kaso. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel. Sa lahat na hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, huwag natin kalimutan mag-subscribe sa anyang channel guys. At huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe dito sa akin channel. Okay guys, tuloy ulit natin. Let's go! Please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sobrang nga nababahala ang mga DDS supporters at Marcos loyalists sa tila pagkampi di umano ni DOJ Secretary Buying Rimulya sa dating senadora na si Laila Dilima. Na tila nga pumapabor pa. Yun, sigurado yan, Laila Dilima, galit na galit yan sa on, mga BBM guys. Si Duterte nun, binabalatan yun nun, di ba? Tapos nung election, nagyan na pang tabakbo nun. Ito sa naging desisyon ng pagka-acquit ng isa niyang kaso. Kaya marami tuloy sa ating mga kababayan ang nababahala at nagsasabi na tila isang dilawan na rin si Secretary Buying Rimulya. At dahil nga sa balitang ito, ay hindi naman napigilan ng marami sa ating mga kababayan. Rimulya, di ba yung pani bantag? Yung kakaaway niya. Na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. So, ibig sabihin guys, may anomal na mangyayari. At ayon pa sa kanila, nako po, mukhang ang bilis ngayon ng mga pangyayari. Grabe, mukhang napabilis yata ang pag-acquit kay Dilima. Tila masyado na talagang halata ang bagong DOJ ngayon. Umaalingasaw na talaga ang pagkadilawan. Dapat talaga mabigyang pansin nito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya dapat ikalat po natin ang balitang ito mga kababayan. Excuse guys. Tulit natin. Para umabo sa ating mahal na Pangulo, dapat palitan na si Buying para maging patas naman ang hustisya ng Pilipinas. Masyadong nakakadismay. Kaya pala, kwan, todo, maalala ko si Bantag, di ba? Pinaglalaban ng mga tao yun. Mga vlogger, guys. Yung ibig sabihin, may anomalya talaga rito. Eh, alam, DOJ. Kaya talaga ito. Hindi ko naman sinasabing totoo, guys, ha. Hinala ko lang yun. Para sa marami sa ating mga kababayan, dapat tanggalin na yan as DOJ Secretary. Delikado yan. Look, anong nangyari sa kaso ng anak niya? Nakalabas agad. Diyos ko, delikado. Masyadong halata na si Buying. Mukhang lumalabas na ang tunay niyang kulay dilaw. Mukhang kumampi na yata itong si Rimulya kay Dilima. Kaya siguro mabilis na absuelto ang isa niyang kaso. Kaya naman mahal na Pangulong Bongbong Marcos, nananawagan po kami. Palitan na si Rimulya dahil masyadong halata ang galawan ni Buying. Alam na this. Wala na talaga akong tiwala sa justice system ng Pinas. Pag pinakawala nila yan siya. Yung maliliit na isda, kinikilaw. Yung malalaki, lumalangoy pa rin sa karagatan. End quote. Sinasabi ay, kailan ba namatay si JB Sebastian? Kailan ba na dismiss yung first case? Wait, bakit ini-equate yung pagkamatay ni JB Sebastian with the first case? This is not the first case. This is the second. So, anong connection? JB Sebastian was supposed to be witness in this case, itong case na na-dismiss, itong case na na-acquit si Senator De Lima. The first case was not even an acquittal. The case was dismissed on a demurrer to evidence. So, bakit paulit-ulit nakikita ko sa walls ng iba-ibang tao na kailan namatay si JB Sebastian? Okay, I can answer that. July 2020. And very recently, etong March lang,
nag-o-open ng investigation sana itong si Katapang yung ano, kasi they found out that he did not die where he was alleged to have died. Hindi doon sa ospital sa loob, but in a hospital outside of the prison. So, may mga ganyan. Well, ewan ko kung yung finding is to justify that he's actually dead. We're not sure. But there are, suddenly, may mga lumalabas na gano'n na controversies that make it appear to consolidate the the fact of death. Now, why would you need to present evidence like that, or why would you need to bring up an issue like that? Oo na, acting DG, fine, di ba? Kung relevant sana, correct nyo, walang problema eh. Ano? Pero ilan na ba, El? May mga nagsasabi na nobody violated me. Nakawala sila ng signal, guys. Choppy. Pero ang nakakarindi is paulit-ulit matay si JB Sebastian. July 2020. Kailan na-dismiss yung first case? Wait, what's the connection? Ano ang connection? Hindi naman siya witness doon sa first case. And the first case involved Peter Ko. Now, Peter Ko is also involved in this one, in the second case, as a witness. And if I'm not mistaken, also in the third case. Pero si Peter Ko, buhay pa ba? Oo. As far as we can tell, okay. Sabi ni Jex, dami din kasi galit kay JB. Yun. Okay. So, okay na ba yung signal? Kasi mobile kami, talagang, ano, not much we can do about the signal. So, nakamit ni Laila, sabi ni Mark, it's a big slap sa mga nakikialam na mga foreigner, lalo na ICC. Huwag nyo nga ibalik sa akin, argumento ko yan, ako nga nagpasimuno niyan eh. So, but that is ano, to justify what the president said. Sure, we can use that. But we're not talking about the ICC here. We're talking about simple justice. Okay? So kahit na sabihin na the president can be consistent with that. Yes, because he's the one who has to make representations or manifestations on behalf of the country. O sige, he represents the country. Big deal. On this one, it has nothing to do with the argument. The question is, has justice been achieved? Sige, as far as the International Criminal Court, and that's sige, a bonus of what happened here. Pero, when you look at what has been, what the evidence that has been presented, certainly there is some reason for us to make a discussion. Okay, for those who are saying na nawawala yung signal, if in 2 minutes hindi po naging maayos yung signal natin, we'll try again later na lang. So, but the point here is that we have noticed that there's a single question that has been that is being repeated across several walls already. Ewan ko kung tinanggal na nila by this time. But inuulit-ulit, as though it had something to do, as though pwedeng tablahin ng mga tanong na yon yung ano, as though pwedeng tablahin ng tanong na yon kailan namatay, kailan na-dismiss yung first case. Hindi naman ito first case, ah. Hindi naman siya tumitestigo sa first case, ah. Anong ginagawa nilang pinagdudugtong yon? Sabi ni Ronald Vicente, ikaw na ang may apelidong Araneta. Hindi ko nagigets yun. Paki-explain. Kung joke yun, hindi ko ma-explain. Ayan, sabi ni DSM, signal is much better. Ayan, o. Oh. Ayan. Okay na daw, bumalik na. Okay na daw yung signal. Yay! Pero mga 30 minutes lang to kasi alam ko magkaka-dead spot tayo after a while. Eh. Okay, so balikan ko yung mga questions. So nakakamit ni... Ay. This was the important case kasi ito yung marami talagang witnesses. And significant dito yung testimony ni JB Sebastian. Okay. May audio. Okay. Let's check your comments. Ask ko lang po,
ano pa yung dalawang kaso ni Delima. The first was missing na yung kay Peter Cowell. Nahanap ko yung ano. Popost ko sana yun eh. Arg. Pakaloka. It's in this phone. Sorry, my notes are in this phone. But yeah, ano yun, the Mueller to evidence yun. This concerned yung supposedly yung utos kay Peter ko. So, insufficient evidence on a demurrer, ibig sabihin, hindi umabot dun sa quantum of evidence ang prosecution, and it did not necessitate the defense to present any evidence. Sabi daw po, isa na lang yung remaining case ni Delima. Opo. So, three cases. The first case already dismissed on a demurrer to evidence. Ito, second case, acquitted siya. So, there's a third case. Naka-thumbs up na si Delima. Expected na yan. Pag bumaba si PRRD, acquitted yan. Kasi meron na tayong new. Ay, grabe kayo. Target is to release Delima eventually, just like they did with Boying San. When that happened, I'm sure Delima and Lesa will call ICC and human rights. Eh, kung acquitted sila, ano yung basis for, ano, for claiming na may violation ng human rights. Ano yung basis niya? Eh, inacquit naman siya. She claims, she will claim that the decision is correct. O so, ano yung injustice dun? Kung acquitted siya. At yun na nga mga kababayan, ano grabe na ang masasabi mo? Grabe. May nangangamoy tilawan, guys. Nangangamoy na. At yun nga po, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundal ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.